Magandang araw po mga ka-FYI. At ito nga po tayo ulit para sa ating online tutorials. At ulitin ko po, sumusunod na po tayo sa DepEd prescribed MELCs. So ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay multiplication at saka division of integers. At ito po ay matatagpuan sa Mathematics Quarter 2 Module 9 Lessons 3 to 4. Okay? So, yun po yung pag-uusapan natin. Pero bago po ang lahat, bago po tayo pumunta doon sa discussions natin, sa mga examples natin, ay wag po kalimutang mag-subscribe, mag-like, at pakihit po ng bell notification, pakipindot po ng all, wag po yung personalized, para po palaging updated po tayo sa mga bagong videos na i-upload ko linggo-linggo. At pakishare din po sa ating mga kaibigan para mas marami pa tayong matutulungan. Okay? So, yan po ay kung hindi ka pa nakasubscribe. Okay? So, bago ko po simulan yung discussion sa multiplication at saka division, ay meron po pala akong isha-shout out. Okay? Shout out po pala sa aking mga kabaro, sa mga kakampi ko, sa mga ka-berks ko, sa mga co-teachers ko, sa San Miguel Elementary School, 123074, from Barangay San Miguel, Labisares, Northern Samar, lalong-lalo na po, iisa-isahin ko ha, kay Dr. Maria Risa Ilerinya, napopromote lang niya bilang Principal 1, okay? Kay Ma'am Josephine Africano, kay Sir Carlos Querubines, kay Ma'am Nora Derpo, kay Ma'am Aisa Cabria, kay Ma'am Glenn Portades, kay Sir Ronald Matnog, tapos yung utility natin, si Manay Marje, there po. Okay, so yan po ay mga kasamahan ko po doon. We are just one group. Palagi kaming magkakasama. Okay. We are within a school of full of smiles. Okay, so kahit maraming problema, kahit walang pera, okay, nakatawa lang palagi. Okay, so yun lang po at pupunta na tayo sa discussions natin. So once again, sasabihin ko lang, ang pag-uusapan natin ay ang multiplication and division of integers. Multiplying and dividing integers. Okay, ito po ay napapaloob sa quarter 2 ng Mathematics, Module 9, Lessons 3 and 4. Okay. Okay, pupunta tayo kaagad doon sa rules. Okay? So, sa multiplication of integers, parehas po ng sa addition at saka sa subtraction, meron po tayong sinusunod na rule. Okay? Rule 1, when you multiply two integers having the same signs, okay? Two positive integers or two negative integers, the product is always a positive integer. Okay? So, sa multiplication, kapag ang dalawang integers ay positive, ang answer niya ay positive. Kapag ang dalawang integers ay negative, ang answer niya ay positive. Okay? So, yan po ang ilalagay natin sa ating isipan. Pupunta tayo sa examples. Okay? Positive 32 times positive 13. Okay? So, lahat sila ay positive. Ngayon, itatimes natin. 3 times 2, 6, 3 times 3, 9. Okay? 1 times 2 equals 2, 1 times 3 equals 3. Then, ipa-plus natin. Okay, dito po sa answers natin, sa pag-multiply natin, huwag muna nating lagyan ng signs. Okay? Huwag muna yan. Hindi na mahalaga ang signs dyan. Ang mahalaga ay ang sign ng product na mismo. Okay? So, ito yung initial answers kasi natin eh. Okay? Ito yung initial answers natin. Pupunta tayo dun sa final answers at doon natin malalaman na doon natin dapat ilagay kung ano ang tamang sign. Okay? So, ipa-plus natin ang dalawang product natin. So, 6, bring down 6. 9 plus 2 equals 11. 1, carry 1. 1 plus 3 equals 4. So, the answer is 416. And, two positive integers, kung kaya, ang answer niya ay positive
416. So, ang kanyang sign ay positive. Kasi nga po, doon po tayo babase sa rule natin. Okay. Next example. Next example natin ay negative naman. Negative 12 times negative 34. Okay? So, paano sila negative? Ita times natin. 4 times 2 equals 8. 4 times 1 equals 4. 3 times 2 equals 6. 3 times 1 equals 3. Then, ipa-plus natin. Bring down 8. 4 plus 6 equals 10. 0, carry 1. 1 plus 3 equals 4. Okay? Then, ang common sign niya ay dalawang negative. So, sabi dito sa rule, two negative integers, the product is always a positive integer. Therefore, the sign is positive. So, the final answer is positive 408. Okay? So, ganun lang po kadali. Basta wag lang po natin kalimutan yan. Punta tayo sa rule number 2. When you multiply two integers having different signs, the product is always a negative integer. Okay? Example, positive 13 times negative 22. Okay? Times natin. Multiply natin. 2 times 3 equals 6. 2 times 1 equals 2. 2 times 3 equals 6. 2 times 1 equals 2. Then, i-add natin. Bring down 6. 2 plus 6 equals 8. Bring down 2. Okay. At, ang kanyang signs ay different. Positive at saka negative. And therefore, following the rule 2, the sign should be negative. Okay? So, the final answer is negative 286. Yan. Next example. Negative 10 times positive 31. Multiply natin. 1 times 0 equals 0. 1 times 1 equals 1. 3 times 0 equals 0. 3 times 1 equals 3. Then, add natin. Bring down 0. 1 plus 0 equals 1. Bring down 3. Okay? At, unlike sign ang ating dalawang factors. Kung kaya, ang sabi sa rule 2, different signs that product is always a negative integer. So, negative tayo. Negative 310 is the final answer. O, ganun lang po kadali. Okay? Punta tayo sa division. At may rule din ang division. Rule 1, when you divide two integers having same signs, two positive integers or two negative integers, the quotient is always a positive integer. So, parehas lang lang sa multiplication. Example tayo. Okay? Negative 22 divided by 2. Okay? I-divide natin. Ang unang i-divide natin ha, ay ang nasa place value na mas mataas. Okay? So, ang tens place value na 2, ang unang i-divide natin. Okay? Yung nasa kaliwang parte. Okay? Negative 2 divided by negative 2, positive 1. Okay? Kasi, follow nga yun eh. Pina-follow nga natin yun. Two positive integers, two negative integers, the quotient is always positive integer. Okay? So, negative 2 times, divided by negative 2 is positive 1. Pero, kahit, wag na muna nating lagyan ng positive 1 yan dyan. Okay? Basta 1 lang muna. The answer is 1. Then, 1 times, 1 times negative 2 is negative 2. Okay? Yun ang ano doon. Then, ima-minus natin. Negative 2 minus negative 2 is 0. Therefore, bring down 2. 2 divided by 2, 1. 1 times 2, 2. 2 minus 2, 0. And of course, positive. Kasi nga po, negative 22 and negative 2. Okay? And the final answer is positive 11. Okay, pupunta tayo sa next example. Positive 65 divided by positive 5. Yan. So, ang unang i-divide natin ay ang 6 bago ang 5. Okay, divide natin.
6 divided by 5 equals 1. 1 times 5 equals 5. 6 minus 5 equals 1. Bring down 5. Okay, 15. 15 divided by 5, 3. 3 times 5, 15. At ima-minus natin. 15 minus 15 or 5 minus 5 equals 0, 1 minus 1 equals 0, or 15 minus 15 equals 0. So the answer is 13. And it is positive 13. Kasi nga, dalawa siyang positive, sorry. So dito, ang unang example natin, positive divided by positive, negative divided by negative equals positive. Dito naman sa pangalawang example, positive divided by positive equals positive. Okay? Yun po ay base sa rule 1 natin. Punta tayo sa rule 2. When you divide two integers having different signs, the quotient is always a negative integer. So, parehas din lang ng multiplication. Okay? Kapag unlike sign, the quotient or the answer is always a negative integer. Pupunta tayo sa example. Positive 20 divided by 2. Okay? So, positive ang dividend, negative ang divisor. Magdi-divide tayo. 2 divided by 2, 1. 1 times 2, 2. Then, minus. 2 minus 2, 0. Hindi na natin lagyan ng 0 yan. Bring down 0. 0 divided by 2, 0. 0 times 2, 0. 0 minus 0, 0. And of course, the sign is negative. Why? Because unlike sign siya. Okay? Unlike sign. Positive at saka negative. Punta tayo sa next example. Ang next example natin ay negative 54 divided by positive 3. Okay, divide natin. 5 divided by 3, 1. 1 times 3, equals 3. 5 minus 3 equals 2. Bring down 4. 24 divided by 3, 8. 8 times 3 equals 24. 24 minus 24 equals 0. Or 4 minus 4, 0. 2 minus 2, 0. So, the answer is 18. And what is the sign? The sign is negative because unlike signs, ang dalawang integers or ang ano natin, ang dividend at saka divisor ay unlike signs. Therefore, the sign of the quotient should be a negative sign. Okay. At yun lang po ang discussions natin. So, simple lang po sa multiplication at saka division of integers. Basta wag lang po natin kalilimutan ang ating rule. Kasi yun po ang mag-guide sa atin para makapunta tayo sa tamang solution, sa tamang process, sa tamang answer. Ito po ulit si Teacher Das at ito po ang Das FYI TV. Kahit mo pandemic, kung kaya nga ginagawa ko itong online tutorial kasi naniniwala po ako, idol ko po, tama po ang ginagawa ng DepEd na kahit po pandemic, kahit napakadelikado po, ay kinakailangan magpatuloy ang pag-aaral, ang edukasyon sa mga bata. Kasi po, ang education ay lifelong process. So habang buhay tayo, ay dapat nag-aaral tayo at meron tayong natututunan. At reminder lang po, kapag meron tayong natututunan, huwag naman po na isikreto lang natin sa ating sarili. Huwag. Dapat isinishare, ibinabahagi po natin sa iba para nakatulong tayo at na-master pa natin, na-exercise pa natin ang ating skills. Okay? So ulitin ko po, ito si Teacher Das, ito ang Das FYI TV at maraming salamat po sa panunood at pakikinig.